salita sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. The word of God says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed with the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. No, salamat gid sa imong pulong nga makapalong yung sa among kung ano ang pagkabuhin sa isa ka Kristohanon. Pagsalamat man sa imong pulong ang prinsipyo ay hatag sa among sa sinaaga na ipapabuhin namon kung ano ang maturan na among matulanggay. Ahiyagin man ang tatsa-tatsa, buksin man ang tatsa namon panglahuna at ipusoon na mabato ng maturan na yung sa iyong mga katawan. Hindi nga pagpamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagandaran, Bismi, ang mga naman. Pagpukong kita. So, nga kung nga titulo sa siningaga, kita be transformed. Ang pagbago na hindi nakaangay sa dati. Part sa nga mga introductions, chapter 12, patapos sa chapter 16, 5 chapters, yung ating pahayag ni Apostol Pablo kung paano at tumuluo na magkabuhig sa praktikal na pag-agi o pag-igakabuhig nila ang ugana ang kamuturan na makita sa chapter 1, patatong sa chapter 11. Chapter 1, patatong chapter 11 is theological truth, the doctrinal. Pag sa chapter 12, pag 16, ang mga yung practical application sa isa ka anak sa Diyos. Sa chapter 1 na pahayag, nabiskan kita ng mga intel, wala sa akong nakasubukan sa Diyos. Pero hukman kita sa Diyos, mga nang pahayag siya, paagi siya ng pintuga, at ang pulong niya, kinsulat sa akong kasintasi. Sa chapter 2, yung din pahayag sa mga Hudiyo, biskan harasin niyo ang kasubukan sa Diyos, at wala inyo yung pinatuman, may akusaw niya po ng Diyos kay God. Kagipunkludar nila, pagkakot sa chapter 3, kung duman kagintil, tanan kita, wala sa mga taong isa-isa sa kabangan sa Diyos. Pagkakot niya ipahayag ang ayong balita sa chapter 3, 21, 25. Pagkakot sa chapter 4, ginamit niya ang kabuhin ni Abraham, ang kabuhin ni David, niya kung sa diin, sa pagtuo, ilang pakamataron mo kita sa Diyos. Then chapter 5, yung pahayag niya is a great exchange na kung sa diin ang kalipay, na kung baga ginpahayag niya dira ang atong nakabuhi, sa daan nakabuhi, kapag ng nakabuhi, ang daan atong nakabuhi, na nakulipon sa sala, nagagapos sa sala, patay sa sala, bangon sa pagkumitan ni Adan at Eva. Pero may bago kita nakabuhi, pagkamatarong, bangon sa inumbra ni Kristo sa cross para sa atin. Then sa chapter 6, yung ginpahayag ang nahanood sa pagbautiso, isa kasimbolo na bago na kita na tinuga. Then sa chapter 7, may struggle na dinatubang si Pablo. Pagabot sa Romans chapter 8, dira yung bahaya niya pagabot sa Espiritu Santo. Kaya biskaw yung pag-struggle kita, wala niya sa pagbabot. Then chapter 9, yung bahaya niya, ang soberano na pagpili sa Diyos. Pag chapter 10, yung bahaya niya, ako sa din, kinahanglan ng tala natin ang mayong balita. Then chapter 11, yung bahaya niya, ang ay kita sa talunanong na olibo, na kung sa din, ginangot lang kita sa puno o kung kaangay kita sa sanga na talunanon ng ulibo, na kung sa din, hindi kita ang original na sanga, kundi ginpatapik lang kita the extended grace of God. Kaya mo yun ang nabang kaya. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy sa kalukoy biglang sa Diyos. Bangon sa kalukoy sa Diyos, atong dapat maging matinumanon kita kung ano ang kamatuoran ng matuhan natin dati karon.
Nagitayo niya, bangon sa kaluhoy, sa next night, amo ang naghilway sa atong sasalat. May mga kulungan ka, magbutang ako, next night night. Nagatag sa regalo sa kabuhi. Naging maayo ang atong relasyon sa Diyos. Na naluwas ang ta sa dami na paakit sa Diyos. Na kaluhoy sa Diyos, amo ang magamotibar sa aton. Next slide na yun. Nga maging matinamanan kita sa iya nga sa sinig ang pagkabuhi, kagsundon kung ano ang labunan na itong direktaron. Nagdreme, nakita kita nga tatlo kapamangkot nga itong pagkasabdon. Una, ano ba lang ang gutsilingon sa transformation? Ano ang lalambuton or goal of transformation? At ano ba lang ang pamahagi para experience natin ang transformation? Una, ano ba lang ang sinunod sa transformation? Transformation, alin sa Grego nga pulungon, nga both sinunod is metamorpho. To change into another form. Ang perfect illustration, naging gano'n ni Pastor, caterpillar nga nahimo bilang isa ka ibang bango. Alin sa ulod, nagkakaroon pa lang siya, nagsulod sa kukon, kag, nagdala na siya sa katahom sa imong pananaawan. Ang isa ka katrampila, may ilustrado na siya kaangay sa isa ka Kristohanon. Nauna pa lang, kay ikang-ikang kapalan sa imong Kristohanon ng pagkabuhi, no kaangay ka sa kunod. Asa sa ulihing nga harap ka na sa kukon, nga kong sa din. Kristiyano na ko, Lord, nga damot ko sa na-experience yan, kapipitan. Nga inang kukon gani, once tumatuklap, no kaangay lang, nagadalan na ikaw sa kahamutan sa kabangan sa Diyos. So to change into another form. Tagamoy niya katado sa kabuhay sa isang Kristohan ang nakita natin sa Romans chapter 1 verse 1. Nang iya nga kabuhay martado sa pagbago sa Diyos, sundan at nan. Ang pagbago sa dalaw sa gahong sa Diyos, nagawal nito sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Na mabago nila ang iya nga kabuhay. Halit sa pagpanudluan, pagkato sa pamatasan, kagpang ginawa kong ina ang pagbago, pamaagi sa Diyos. Ang pagbago sa tao, lain kaysa sa pagbago sa Diyos. Nakaangay sa isa ka istorya, sa manog, kagsakulog. Nakiyari ko rin wali sa pagkito, kaya nga namin anak ko sa Diyos ng istorya, kaya may kamarapuran rin. Nga kabuhay sa isa ka Kristohanon, o kung ang transformation lain sa pagbago na ginakabig natin ng pagbago sa tao. Ang pagbago iya sa tao, nag-aumpisa lang na sa guwa, pero hindi din matandog ang sasulod. Pero ang pagbago sa Diyos, nag-aumpisa yung sasulod, kag nagkatawas kini sa guwa, na makita agad ang insaktong pagbago sa ato. Ang amas na silang istorya sa ulod, si Mano, gambato niya, nagpatayaw ni si Mano, nagkahambal siya kay ulod, ulod, masunod na ako sa akong buhok. Pag sa plak adlaw, ining nagasgasan na akong napalit, mabunga sa pagsaog na akong sa kalibutan, maisla na sa katahong na nagahining-hining napalit. Ang manog, nagsunod sa buhok. Pag sa plak adlaw, matuhod yung man, pagbuha niya, nagahining-hining na ang iyang napalit, kami nagpatayaw, ulod ng kama kay Bato na ginagaw na tinuga. Yung sa baksa ng ulod, nagpilis ka man sa palit sa guwa, manog ka man, yabod. Sa 2015, nayara kita nga mga solitary sa droga, magpapaninagpuan ang tunghal. Masalamat ako nga itong mga abyan, nga dati nga nag-ahimplo, itinalap ko si brother, si Ray Bro, hindi silang mga teknisyan na din sa Marimar, ako na sa unada, nagadala sila. Ugaling lang, hindi niya ang tukhang, Duterte ang nagbago sa akon. Ang tukhang niya sa Diyos, dito ka lang na, nandala ka lang na. Salamat din. Kahit kung ang tukhang ni Duterte ang magtukhang sa tao, ang pagtawag sila is self-reformation. Gimbago lang sa guha, gimrehab lang sa guha, gintunloan lang, hamaliya, bago na ginisya ang tinuga. Nagbago na niya ang iyang kabuhay.
Sino nagkabalde mo? Matapos ang termino ni Duterte, biskang wala tagani sa mga gamat-amat na balik. Atong mga nagtukham. Pero hindi ko ang Diyos ang nagtukham sa atong brother. Kaya naman, ang iyang trabaho sa sulod, ginbag ko niya ang kasing-kasing, kaya sa pagbago sa niya ang kasing-kasing, nagimbag ko isang atinuga, nagiskan wala man si Duterte. Ang iyang nakabuhay, hindi na lang magbalik sa dati. Kaya bawat ang Diyos ang nagbago ko sila. Self-reformation is different from transformation. Ang transformation, trabaho ng isang Diyos, kaya natrabaho ang iyong mga kabuhay sa proseso ng atake. Pero, ang self-reformation, pinakamad ka misis magkubra sa New Year Resolution, may natuman wala. Kaya bangon kung sa ato ng kagalingon na puso, hindi natin mabago ang ating pagkubra. Amen. May sinasang istorya sa ulot at lumano. Ang pagbago o transformation, matapuhin sa kabuhay, hindi sa atong kagalingon ikasangkol, kundi sa kaluhay lang sa Diyos kag sa iya na mga pamahali. Hindi kita maging kaangan ni matog, kundi ulod. Biskang hinay lang. Importante, hindi kita ulod, kaya hindi kita matog, kundi ulod. Na nag-ilustra, nag-usadin, mahina, pero nagkapadayon, steady. Next slide. Steady. Kag ini proseso. Ang ibang bang, wala na siya mahimo. Ang ibang bang, nagalit din siya sa ulod. Diskan pa ang paka. Perfecto man isang ilustrasyon. Halin sa tagpol, hasta na naging paka siya. Wala isang instant Christian. Lambot po sa ngayon, ang buhay isang isa na Kristohano, proseso hindi siya kapagbago. Next slide. Kadua ang pamangkot. Ang atong konsilingan sa transformation, kagano ba ang katuyuan upon goal of transformation. Sa verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Ang one, kagto, nga punto, hindi ko lang yung magpukusan, magpukus kita karoon sa ikatatlo. Ang katuyuan galit nga, mag-undergo kita sa transformation. Kaya haba sa 1 Peter chapter 16, be holy because I am holy. But silingon, ang aton nilambuton na para lang mabago ang inakakabuhi, kinahanglan, may pagbago. Change life. Next slide tayo. Kaya hindi lang change life, kung gusto mo pagkain nga maging pino at imo kabuhi, to live like Christ. Hebrews chapter 10, 5, inubrahan ako sa labas, may alam. Eh wala ka na hamukot sa halag, may isang sapat. Balik lang doon ay. John chapter 6 verse 38. Naging matulumanon si Kristo sa kumubuton sa namay. Then not only to live like Christ, but to live like Christ, but to become Christ-like. Ang muna ang pinaka-ultimate gift. May po sabihin, aton nalambuton. May pagbago ang iyong mga kabuhi kung gusto mo pag isang Pilipino maging kaangay kita ni Kristo. Amo ni ang goal sa transformation. Kagamoy ni ang kabuhi sa isang Kristiyano na may pagbago sa iyang na kabuhi kag sa pagtrabaho ina sa Diyos. Ugaling lang kadaman sa ato gamay lang ang naka-experience sa iyo. Sa pagbago sa iyang na kabuhi nga ang ibang sa ato nagpabilin nga ulod sa gihapon. Hindi di ulod na nga po ni ginambal na naging bata at nagigapot ito sa Kristohan ng pagtuluhan. Bangod ang Kristyanismo ang atong nakabuhit proseso. Kakong proseso yun eh, nabot sila nun wala sa instant Kristyan. Yes, positionally, ang isa ka Kristyano sa kaluhoy, kagrasya sa Diyos, tinlo at matarong na kita sa tubangan sa Ginoo. Sanggit na huwag kita, mahambal lagi si Brad, mahambal lagi ang Ginoo sa kay Brother Israel. Tinlo at putli na ikaw sa tubangan sa Diyos mungo sa hamili ng dugo ni Kristo. Positionally, madala ka niya sa langit. Sino ko na sa buo?
Pero but practically, nga nagkatabuhi ako sa sining kalibutan, hindi ko man ikaw kakuha ko sa Diyos, ang mga nga ginadaro practically, by living, wala sa instant Christian na nabago totally ang iyang katabuhi, kundi proseso. Pagbago sa iyong mga katabuhi, na na-experiment sa ikaw sa pagkatawag nila. Totally, bago na gidayan ng mga katabuhi, overnight, may mga struggle pa ba? May mga kakabutan na pumawala mo din sa render sa Gino? May mga kamatasan pa kitang hindi magpengaya sa Gino? Ang mga itawag na po niya Diyos na instant Christianity. Positionally, yes, we are. Right position. Pero practical, wala ang kabuhin natin proseso. Kagaling kuha natin sa ganyan mo yung nagambal ko, ano ang proseso sa transformation? Ang hampal ko kanina, bago yun nag-umpisa, isa yung ka-proseso. Kaagay sa ulod na nagsunod sa kukon, kag nahimo na siyang alibambang. Kaya bangot ang, sa salvation, lain siya. Bago ako mag-diretso. Salvation is a one-time event sa buhay isang tao, ikuha ko na sa libro ng Dinisma. Ang mga nag-explica ko din na positionally we are righteous before God by the blood of Jesus. Tinlo at putli ka sa tabangan sa Ginoo. Pero spiritually is a lifelong process na ang tagsa at tumulo dapat maging masinulundon kita sa iyang apulo at agi sa gulit sa Espiritu Santo. Ang mga nga may taangay kita ni Kristo para mula yung tawag natin na may pambato. Dari sa mga upod natin, makita natin ang ating pagkawin, doon lang itong pagkawin, paglalo. Kaya hindi nilip mo mo ako sa akin, bago pa lang ako na Christian, makakakang pagkawin, doon lang kasi sa iya, kung sila mo, nag-umpisa pa lang sa prosesyon ng Diyos ng pagkawin. Kung sa spirit mo lang, is a lifelong process, ano ang prosesyon na makabulit sa aton, na magpagkawin, i-practical ang aton nagkabuhin. Verse 12. Offer your body as a living sacrifice and pleasing to God. Botsingon, mapag-o gilang ang ina ang nakabuhi kung ginakabit mo ang imong nakabuhi, hindi na imo. Kaya mula sa Luke chapter 9 verse 23. Matthew chapter 4 verse 18 kag 20. Ina nga pulong mo nagkakahayag, take up your cross and follow me. Kaga Mateo po, sa tinion na ginahambala niya si Pedro, ginbayaan nila ang tanan kang nagsunod kay Kristo. Nga pagbago bilang, nag-umpisa ere sa kabuhay niya kung sa din. Magkabuhay ikaw, hindi na siya magpagalingan kung ikabuhay na ni Kristo. Hindi na ikaw magkabuhay sa iyong bago nga hindi na ikaw ang nagkabuhay sa iyong bago nga kabuhay kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa inyo. Galatians chapter 2 verse 20 at masama. Napatay ako kaupo ni Kristo sa cross, hindi na ako ang nagakabuhi subong. Kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Kagini kabuhi nga akong ginakabuhi subong, nagakabuhi ako sa pagtuo sa anak sang Diyos na nagigugma sa akon kag naghalad sa iyang kabuhi sa akon. Kaya ang buksilinon sa tinaga nga to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Dok, angay niya sa daan ng katipan nga kung sa din. Sa tinion nga ihalati mo ang sapa, turo o karnero sa altar sa Ginoo, ang inakahalat hindi na nasa iyo. Sa tinion nga ihalati mo ang isa kahalat para sa Ginoo, ang inangahalat iya na sa pare, ng iya na sa Ginoo. Kaya sa tinion sa daan ng katipan, ang paghalat, ang inaga ang gamit is ola. Burn with fire. Consume by fire. Buot silingon sa tinion na ginahalat, ang inangahalat. It is no longer you, but it is a sweet aroma. Kung God, sa itong God. Tagaan natin sa aplikasyon. Nga sa tinion, nga ginhatag natin ang aton, nga tamuhi sa Ginoo.
Indik na ini imo nga kabuhi kundi ina nga kabuhi iya na sang Dios. Ang kinalayon sa daan ng katipan kinahanglan nga patyon pero ang ina nga kabuhi buhi nga halal sa Dios. Nang buslingon a commitment without any reservation. Wala sa paghawen. Magkapangalagad kita sa Ginoo. Siya ang nagluwa, siya ang nagpatawad, siya ang nagtinlo. Ano pa ang atong nga uyatan ng hawiran? Ginoo ini akon nga tabuhi, imo ini tanan gamita pa siya mong kayayaan. Ang pagtumitan siya mong imong kagalingon na wala sa paghawid. Ang manambot sa Ginoo, to offer your body as a living sacrifice. Ang mayara akong isang istorya nila. Ang istorya ni manok kagibaboy. Hindi ni siya istorya lang sa manok kagibaboy. Kundi may kamaturan niya sa kabuhin sa isang tao. Sa isang adlaw, nag-misa ang pastor o nag-meeting ang pastor sa iyang mga kumpod ng manok mga budlay. Nag-istoryahanay sila na matukod sila sa simbahan. Tapos sa pagpatukod nila sa simbahan, dugay ko na niya siya naging post pagpupunan ko nila labas. Tapos sa pagpatukod nila sa simbahan, nag-istoryahanay sila, sino pala magabulig sa aton? Nagapanglak aton si Manok ang si Baboy, kaya si Manok nagpadayaw na, ara naman ang bululigaan, mabulig ang atoya sa pagpatukod sa simbahan. So kada aga, si Manok nag-iitlog, na ginahatag niya sa simbahan, kaya mapakaon sa mga trabahante. Ang tawag siya na, involvement. Kada adlaw, ginayag ko tayo kami si Baboy. Baboy, wala tayaga. Bulig sa atong nga amo, kundi pala ka unun ka lang. Asa sa ulihin, nga nag-ilibiwag si Baboy. Kasang pinyon, nga naglabay siya sa may simbahan, malapit na lang matukod. O kung malapit na lang matapos, natapos na sa tsaran, mapanindinganan, ang balay, natapos na tanan. Ang nabatian niya, atong sa din, dapat bago ang aton nga pag sugod sa paribaho, may arap kita ng pagkinilaon. O kung may arap kita sa gandaan o pagtipon-tipon na may pagkakalay. Dito na nabatihan ni Baboy, nagmalipayin siya, nalagad ko sa iyang atutal, kaya naghahambal siya kay Manok. Manok, hul pa lang kay Amon na ini ang tinion na dintag na sa Ginoo o itong sa din. Sa tinion, kay hatag na ko ng apang nakabuhay sa Ginoo. Inangin mo ang itlog, inahatag mo ang token lang na hindi na masakit para sa'yo. Inangin mo involvement, hindi na masakit para sa'yo. Pero hold na ko na ko ang maghatag sa atong katabuhi sa Ginoo. Kaya ang risko sila, ang bukos na itong katabuhi. Na tayo ng bulsingon, nahantukan ni Baboy, na sang tinion na ihatag niya ang iyang katabuhi sa Ginoo. Ang katumbas niya, ang iyang katabuhi. Commitment at involvement isa ka importante nga masapuan sa isa ka mga gintawan. Balik ng tanay class. Commitment, may commitment ka sa Ginoo. Kasi sa pagkumitan rin mo sa commitment rin mo sa Ginoo, mag-involve din ikaw sa simbahan. Kagpa nag-involve ikaw sa simbahan, dapat kailangan may commitment ka man sa Ginoo. Ay kung isa nagkomentar ka sa Ginoo, Ginoo, gamitan nga ito ng mabuhi. Wala ka man nag-involve sa simbahan. Nag-involve naman sa simbahan, wala ka man nag-komentar sa Ginoo. Ano yung balang dapat mahimuunapan para sa iyo? Dapat hindi mo siya madula. Commitment and involvement. Kung nag-komentar ikaw sa inyong mabuhi karon o kung subong, kinaklan mag-involve din ikaw sa simbahan. Kaya di ba lang, hampa sa Ephesians chapter 1 verse 7. Kay paagi sa dugo ni Kristo, gintubos kitang ang butsilingon na patawad na ang atong sarap. Kung nagapati ikaw na si Kristo nagtubos kay nagpatawad siya mo, kay nagbakal sa sinang kabuhi, paagi sa iyahamili ka dugo. Ang ina nga kabuhi, hindi na imo, kundi iya na ni Kristo. Kung ang ina nga kabuhi, ikaw pa ang nagkakabuhi sa buong araw, medyo masakit-sakit. Nagahapon ka ang malamig si Brother Lloyd. Kasi ba, hindi ko pa makikita sa tag siya ng mga pagkakitusoon.
makita ko na lang ang matutuhan ko siyang ipawag siyang Diyos, parang pinakita ko ang pag-ibulmar, ang pag-komentar ko siyang ipawag siyang Diyos. Pero ang ina ng kabuhi, ikaw pa dyan ang nagkakabuhi, basic lang, basic. Ang ina ng kabuhi, hindi yan ang Kristo. Pero subong nabatanin mo, napagaliin niya ang isang importanteng butang, kung sa diyan, kung iya ina ni Kristo, dapat itagamit din natin kay Kristo. So, total commitment and involvement, isa pa pamagi siyang Diyos, nababato ang ina ng kabuhi. Next, anong dasan? Hindi lang ang hatag niyo ang mga kabuhi, sa Romans chapter 12, verse 2a, do not conform to the pattern of this world. Hindi ka na mag-inawi sa daan na pag-iya o kung pattern sa sining kalibutan. Ang atong nakabuhi, kaamin isa sa sino di eksperto sa computer. Ang atong nakabuhi, may default system siya. Na kung ano ang program siya na, among na ang iya na ginaman ni Obra. Kung diprogramat ko na ang Windows 7, bilang na saya. Kapag i-reset ko na, mabalik na siya sa uray na kung ano na siya naging reset. Gin-reset. Kapag ang default system ba, kung site, kay iba ka tinaga, configure sa akong nakabuhi, ara sa daan akong nakabuhi, wala sa pagbago ang akong nakabuhi kung ang akong kabuhi puno sa pagkumpulusan. Anong po ito sila ngayon? Kaya ang default system sa daan natong nakabuhi, kagdaan na pattern sa natong nakabuhi, nga ginasunod natin sa muna, ang haman ni Juan 1:3-2:16, kaya ang tanangan ng kalibutanon nga ginahandog sa tauhanon ng balatyagod. Amo ni sa muna ang atong ginahandog. Ano ni tauhanon ng balatyagod? Immorality. Nga ginakawilihan sa mata, materialism. Nga ginapabugal sa tao, amuning bugal na ari sa atin. Wala nagahalin sa kamay, kundi sa Diyos. Ako nang bunga sa daan natin na kabuhin. Kung amo siya ang default system sa atin na kabuhin, hindi kita mag-expectar na may pagbago sa atin na kabuhin. Kung ginasunod ko ang daan natin na kabuhin, ang atin na kabuhin, puno sa kompromiso, pag wala hindi sa pagbago, siyempre ginagasalik ako sa daan natin na kabuhin. Sa tiniyon nga araw, ikaw kay Kristo, bago ka nang tinuga, at ang bago araw na. O kung ang daan, at bago nga tinuga, araw na. Pero kung amat-amat, nga wala akong nasunod, ang akong daan nga kabuhi, ang mga ginabakong mga progression. Buot silingon, ang akong nga kabuhi, nagabago, there's a transformation of all. Ah, buong silingon, kung hindi natin gali ang ginagamit ng ilustrasyon, kung hindi natin pagpakalpon ang daan natin ng kabuhi, kung hindi ako pero magkabuhi siya ang daan ng kabuhi, kag magkabuhi ako sa pag-iya sa Espiritu Santo, na base sa bago na akong kabuhi, may pagbago din sa akong kabuhi. Pero hindi, tanan kita, may mga struggle, kag may mga kalayaon na kami sila. Kag hindi, yung bahayang ni Pablo, nga kung sa din, doon kaangay lang ang balya. Do not conform to the pattern of this world. Buti sa lingon, stop conforming sa daan natin na kabuhi. Kumulungo na kita, nagkakonformation pa kita, ang balibaglo, stop conforming to the pattern of this world. Kung baga ang language ng Griko, doon kaangay siya ng iyang binapahayag. Do not allow the world to conform you to itself. Ang muna siya ang sa original na liwahe na akong ilinbasa. Tumuloo na kita, pero kung isa, ulod ng gihapon, na nag-igod-igod sa kristuhanon ng kapanglakato, na panagkarnel sa araw pa lang siya nagpangalagad bilang isang kapulis, kaya nung ay ito naman doon nagbaka-baka siya ng kristyano. Baka-baka ng kristyano nga kung sa din, grabe ang struggle na iyan ay panimaya. Ang muhinayin ko sa din, ang buyok sa kalibutan na nagaganya, dapat natin i-abandonan. Ang muhinayin ko na natin sa Bible Exposition, to put up, para sa next slide na nila. Yan. Kinalan, kuha ko na ang muhinayin natin ng buhay. Tanan kita, may mga
kinahibian kami sa Ginoo. Nga Ginoo, kuha ang ining pamatasan kag mga pangginawen sa ako. Bisan si Pablo, may supong man siya ng inatong Pablo. Si Pablo, yung pangalagad sa Ginoo, kag nagamisyonary na siya siya eh, pero ang muna iya yung ipahayag ang struggle niya. Ang bago niya, Romans chapter 7, 21-25. Gani nasakpan ko sa akong kaugalingon, nga kung gusto ko maghimo sa maayo, ginabalabagan ako sa malain nga kinaugali. Ang luyag sa bago nga kabuhi ni Pablo, luyag niya mag-ubra sa maayo. Pero ang daan niya nga kabuhi, among nagabalabag sa iya. Ang akong kaugalingon, nalipay sa kasubuan sa Diyos, ang bago nga kabuhi ni Pablo, luyag higit kami magpamalandong sa pulong sa Ginoo, magpamati sa pulong sa Ginoo. Pero may lain nga gahong nga nagapanghipot sa akong nga pagkatao, nga nagabalabag sa pagsunod sa kasubuan nga akong nahibaluan. Ang daan ng kabuhi ni Pablo, among nagabalabag sa iya, among ginastruggle niya, tungod sini naging ulipon ako sa gahong sansala nga ara sa akong pagkatao. Makaluluhoy din ako. Lagkabala kung daw ano ang iyang pagsinggitan. Sino bala ang makahilway sa aton? Sa sining makasasala ang pagkatao nga nagadalas ang kamatayon. Pero ang namin nasa punta, pagkakot sa 25, wala sa iban kundi ang Diyos paagi kay Kristo Jesus na itong Diyos. Ang sinipon niya, salamat sa Diyos! May mga kalayuhan man si Pablo, ang iyang kabubay, proseso. Pero ang iyang usog at pagbago, nagasalig na gidlang siya sa Ginoo, kaya ginapasalamatan niya. Next, ano nga itong matunan? Hindi lang nga do not conform to the pattern of this world, but by transform, by the renewing of your mind. Anong buot sila yung isang be transformed? Sa sinang apulungon, sa diin nag-umpisa ang pagbago sa verse 2. By renewing of your mind. Sa pulong, madamong kabises na ginggamit ang pagulahuna at kasing-kasing nga pareho lang ang kahulugan. At sa pulong, madamong kabises na pangunahuna at kasing-kasing hindi masiparan kung diupon sila. Kagamoy na yung termina kong nabatihan. Nga ang bato nila, sa helikotol sa Ginoo, sa maraming kontinuid, sa sunod sa anong katuwid, karami ko rin ang mabatian, ako ni Katina ay naman, it's not more head knowledge, but heart knowledge. Hindi ko yan, head ministry, or mind ministry, kundi heart ministry. Di ba rin nga wala ako sa natunan sa itong pangunahuna. Importante yung ako na pagpangalagad sa Ginoon, inagi po sa on. Isa rin ang pagpangdaya. Tilawi ang imong pagpangalagad sa Ginoon, ay hindi mo pagkabitan sa buntok. Kay do kaangay ka sa manok, nag-iuddan sa liog, nag-imbuyan, nag-alibot-libot. Kung simbahon yung mga Ginoo, worship God, in spirit and mind. Butsin mo, hindi mo na ako siparag. Nga ang pulong sa Ginoo, ang pangunahuna, at hindi ko sa hood, konektado, kahit hindi mo siparag, kahit hindi may kaparehin lang na paglugan. May mga pulungan ko na kayo yung utang, pero ang ilibo ay nang mga pulungan, wala ko na yung utang, kay hindi pa kayo, so wala nang mga pulungan na yung utang, gani ang mensahe ang Muslim. Renewing your mind and also renewing your heart. Ang pagbago sa pangahuna, pagbago mo na sa kasing-kasing. Madalasan na siya. Gani ako na nga masugod ang pagbago na akong dala. Ang pagbago sa buhay sa tao na masugod sa iya pangahuna, kung mapahayagan siya sa kamaturan na halin sa pulong, kag-inay na pulong, amo ang magabago sa iya na kabuhi. Ang pulong lang din ako may pupusan na lang. Ganit the more na ma-expose ikaw sa mga pulong sa Diyos, sa iyang imupamate, sa iyang imubasa, kada adlaw, kada bulan, kada tuig, makadalagin din sa pagbago sa ating kabuhi. Ang nabas sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 at 5, ang muna yung ginagamit ni Aramas ni Pablo. Kami matuod, mga tao lang, pero sa among pagpakig-away sa nagkakontra sa kamaturan, wala kami nagkasalig sa among kaugalingon ng ikasarap. Kaya ang unod, hindi makabato sa unod. 4
versículo. Kundi ang dahog sa Diyos, ang mga armas namo na ginasaligan, ano ang armas din sa Diyos na ginasaligan ni Pablo? Ang mga hindi ang armas ginagamit sa pagdaog sa mga sala ng mga rason, sa mga tao ng bugalon, kakindi magpati, sa pagpanudluan, pagpanudlo sa Diyos, bisan ang ilang mga rason, ito pariho, kapapod sa pader, nagasablab sa ilang pagbaton sa kamaturan, ginaguba namon, ginahayo namon, ang ilang nauna, agon maging matinumanong sila ni Kristo. Ang rason, ang hindi magpati, ang ilang pangunahuna, isa lang na ang kahulugan. Nagapahayag nila sa pangunahuna, ang amin ang baton kayo. Pag-amoy na, ang pagpakikaaway natin. Pero biskan, padira ina, paagi sa pulong ginaguba na maging matinumano kita kay Kristo. Amo na yung pulong sa Ginoo na nagdadala sa pagbago. Gusto mo sa pagbago sa mga kabuhi? May aray pa rin lima kapamagin, pero isa lang katong pukusan sa ulit. Kuna, set your mind on the things of God. Kadwa, walk by the Spirit, importante yun siya. Ikatatlo, feeding your soul with God's word, fellowship, at prayer. Kaysa pinion, nilalos ang tres men sa pagwali ni Pedro, nagpabilin sila sa simbahan, sa pagtudlo, sa pagfellowship, sa pagpangamuyo, nagmukod sila sa pagtuon. They come up exposed to the truth every day. Kaya nga habang sa pulong, hibaluan ninyo ang kamaturan, at ang kamaturan, amo ang makahilumay sa ato. Verse 5, amo na yung medyo mas bugat na dapat na kung ano yung tagahan ka mo sa gamay na pagpanuluan, hindi ko din mapuntuhan din, pero amo yung luluyan kayo bahaya sa ato. Practice the truth over and over and over and over and over and over again. Amo itong hamal ako nagligad na simana, kung nagtanong ikaw sa pulong, kung nawala sa pagbago sa iyong kakabuhi, ang pulong ina, doon paari lang sa binhing, pinsapog, at kung isa, ang ina ng pulong, doon hindi ka nila kita, o ang ina ng liso, hindi makita kay natagunan kung isa sa dahon, o sa isang duta. Kahit sa pagtubo sa sinakabin, eh, hindi na yung pagpakitaan nga. Kaya unang nagulot sila ang mong dahon. Kahit sa pagtubo sa sina, nga binhi, nga kinahanglan nila sa tinuig bago magpamunan. Wala man sa pagbago na nakita sa inyong kabuhay sa buha. Pero ikaw mismo, nataiba na mo may pagbago at may nahibra ang Diyos sa inyong mga kasintasin at sa inyong kabuhay. Hindi pa lang nila makita ang pagbago sa sunod, pero ikaw mismo, naibaluhan mo ang nag-ministeryo ang Diyos sa inyong kabuhay. Nga sa una, kung makabati ikaw sa pulong, daw wala lang sa inyo. Pero subong kadabatiin mo sa pulong, daw taake lang, nasakitan ikaw. Nga nagabatya, gamin mo kasintasin, kung ang tuod na nga nabibuhin mo ikaw sa Diyos. Practice the truth over and over and over again. Mahapos lang ang pagpamate, pagpagbasa sa pulong, pero magudlay, igmaitid, gabahin ang mga paghanas. Kaya sa pagkabuhi sa pulong. Kaya direct na hanggang sa pagdisiplina na ikakabuhi natin ang pulong sa malamig at tinikot. Hindi ka mag-expecta sa pagbago sa mga buhi kung wala sa pagdisiplina. Kaya sa transformation of official living natin, may alam ang ginatawag ng spiritual discipline. Nga kinahanglan natin nga maagyan, maharap na ta, makatuon, magmagtubo. May disiplina sa pagtuon sa pulong, may disiplina sa pagpangamuyo, may disiplina sa pagpangalagad sa Ginoo, may disiplina sa pagsunod kay Kristo. Damo sa pulongon. Nga nagpahayag siya na may disiplina sa pag-evangelismo, may disiplina sa tanang aspeto sa natong kabuhi. Kung hindi ni mo magpadisiplina, then hindi ka mag-expecta na ipagbago sa mga kabuhi. Ang tanan ng Kristiyano ay balawan na pamasakit ng pagdisiplina, pero they are willing to undergo for the process. Masakit man na, pero nagadalas ang kayuhan sa ato ng kabuhin. Ang balik 1 Timothy, balik Pablo, 1 Timothy chapter 4 verse 8, may pulos ang pag-ihersisyo sa ato ng lawas. Pero mas importante pa yung gahanaso na ang atong pagalino sa espirituhan ng pagkakutan. Tungod, kaya kung amoy ni ang atong himuon, sigurado din yung makuslano ng atong kabuhin subong, kagsa palaabutun. 1 Corinthians chapter 9 verse 27, ganit kung may malalain handog sa akong lawas, ginahimulatan ko din,
Ini kay base ko matapos ko matudlaan ang tao, ako pa ang hindi makabatong sa balos halin sa Diyos. Tagang tanan nga ang tanan nga will renew your heart, your thinking, your heart magadala sa pagbago sa kabuhin sa tao. Ang tanan nga ako maginit lang ko nga ito himuho ni mo ang kapanglalatong sa Espiritu Santo, ang pag-focus natin sa langit ng kaputan, ang pagkakaon sa tulong, ang fellowship, ang pagpangamuyo, ang pagdisiplina, kung himuon na ito, dira mag-asobod at pagbago sa mga pangunahuna, pagsimukasing-kasing, na magkadala sa pagbago sa ating nakabuhi. Tapos ginamalya, then, offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God, then, you will able to test and approve what God's will is. Is good, pleasant, and perfect will. Bose ni ngon sandin, after that, bose ni ngon, kung himuon mo ito, ngitugyan mo imong nakabuhi, hindi ka magkumpurma sa daan ng nakabuhi, kundi tugutan mo ang Diyos na pag-uuran ng nakabuhi, kaya hindi mo man sarang kung magbuk na. Then anong resulta? Then you will be able to test and approve that God's will is good, anong nakabot sa mga luna, pleasing, ano nga tabo sa inyo ng Diyosoon, that is the perfect will of God. Conclusion, re-transform amo niyang pagtrabaho sa inyo sa ating katawin, paagi sa pag-ministeryo sa pulong ng Espiritu Santo. God bless you. Ginoo, salamat din sa malibot naman ng pagdoon. Itudok man sa tagsya naman kasasing-kasing kung ano ka-importante ang transformation process sa aming katawin. Na makita, pag-gagamit mo kami para sa inyong kaluluwa. Hindi ako pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless you.